topic ko. Okay, good morning mga kabutil. Nandito tayo sa sa Green Thumb Farm at tayo ay magtatanim ng petsay. So unang ginawa namin ay nagkuha ng plot at ito ay nilagyan ng pataba na organic. Ang ratio niya ay ang hinalo ay rice, carbonized rice at saka yung chicken dung. So tatlong carbonized rice at saka isang sakong isang parte ng chicken dung o yung ipot ng manok o sa ibang tawag ay itin ng manok. So una ay pinatubigan namin at pag nabasa na siya na ngayon, basa na, ililalapat na namin sa kabilang plot yung tubig para makapagpatanim na. Yan ang lipat namin sa kabilang plot. So ang gagawin namin ay, ang ginagawa ko ay direct seeding. Kasi sa direct seeding, tipid ka na sa trabaho. At kung ano rin yung malaki, yun lang ang gugupitin namin o harvestin namin para makatipid sa trabaho. So yung ginagawa ko lang ay ganitong plot, maglagay lang ng diretso na pokay. Guhit na. Pag lumaki naman yung petsay ay harvest na. Direct seeding. Isa pa dito sa gitna. Yan, pinbinhin namin, ibinhin lang namin sa bayan. Sana tumubo lahat. Ayan. Kulesol dyan dahil mayroong gamot yan para hindi kainin ng insect. Yan, nagdidikit-dikit yung mga ton. Pag sobrang dami ang tumubo, bawasan namin at itataraskan lang. Pero pag hindi siya 100% ang tubo, ay okay na yan. Thank you.
Yung isang sachet ay ano pa? Sobra pa. Pagkatapos, ay patabunan lang yan. Maganda lang itaban niya. Para hindi sobrang malalim. Pag mayroong sobrang daming tumubo, bunutin lang at ilipat o ilipat sa ibang plot. O dili, kaya pabayaan, pinapabayaan namin kumita na. Pag masyadong daming ginagawa, pinapabayaan lang. At nauuna lang naman lumaki yung iba. Yung iba yung hinahabol na. Kumahabol din. Pag nabola na, nabawasan na sila. Yung iba naman ang nag- lumalaki. After 2 weeks, pwede nyo makaragasin na iwan. Minsan, isang lingwa lang. Kung nakakaloob-loob kasi yung tanong. Nainitan, solo na niya yung sunlight at water na ito yan. Diyo, ibigla lang. Malaki. So, ganun lang kadali. After 2 weeks yan, dito 4 days. Minsan yung tatlong araw na labas na yung sasyan. Pagkala ng dalawang linggo, malaki na. At pag maganda ang alaga, ay isang buwan pwede na harbisin. Pero kung hinda, hindi maayaw maganda ang panahon, mainit, sa kapulang dilig, isang buwan ay maliliit pa. Minsan ay, pero pag maganda, isang buwan pwede na harbisin. Set kalahati, hanggang dalawang buwan, ang laki na talaga yan. So yung nakaraan namin tanim sa puno ng dragon fruit, 45 days lang yun, ang lalaki na. Ang isang piraso ay tumitimbang ng 400 grams. So ang isang kilo, 3 piraso lang. At average niya ay 6 isang kilo. Pero ngayon yung ibang mga ano, maliliit dahil walang sa tubig dahil malakas ang init. Malakas ang init. So ngayon ay ito ay mabuti ito at mayroong patubig. Hindi na mag-aasa kami sa dalig kundi puro irrigation lang. Pababahaan lang. Pag napuno, napasa lahat. Tipat sa ibang kahon, ibang plot. So ito yung sa kabila. Oh. Yan. Yan. Puno na yan. So ang gagawin yan ay ililipat naman namin sa kabila. So bubuksan itong dito para mapagtaniman naman. Simple lang yan. Bumukan lang natin ito dahil puno. Basang basa na yan. So, tinanggal na yan. Ay, ilipat na dito yan. Dahil yan ay tumakang. Ganun lang. Ganun lang ang gagawin natin. So, ito yung aming mga tanim namin ito ng parang isang buwan na ito siguro. Ito. Ito yung nilagay namin na sa ano ba? Malaki na. Ito. Ito ang magandang ano. Yan. Yan. Kasi nang hinaya ako doon sa space na nilagyan ng pataba siya, ginastusan, binungkal, tapos wala na ng tanim dahil ang dragon fruit ay matagal pa yan. Next year pa yan magtutubo, mayroon pang piso dito. Next year pa yan magtutubo. So ganun yan. So ganun lang. Kasi ganun ang itatanim ng pitsay. So
So yung ibang time namin ay mayroon pa kami nung una yung tanim talaga ito, yung unang tanim namin na dito. Unang tanim namin dito, dito po. So, ito na litos na ito ay yan, magbubunga na yan. Ito ay iniiwan ko dahil maliliit siya. Yung mga laki ginuhan namin. So lumaki siya, ito pa yun sa kabila. Magbubunga na siya ito. Ito, ito siya. Ganda na. So ito. Ito ay mga huling, madami sila, naiiwan siyang maliit. Nung natanggal yung mga malaki, ito na siya, lumaki na siya. Pinabayaan lang namin kasi mahirap nga, walang binhi dito. Kaya ito ay sana ay magkaroon ng maraming seeds at maitanam namin. At saka ito, ito sana ikukunin namin, kaya lang, sayang eh. Wala na kami seeds, kaya yan lang, pabubungahin lang sila para magkaroon ng seeds. Maganda kasi ito naman dito kasi hindi siya, ano naman, insekto. Hindi masyadong ginadapuan ng insekto, hindi na kailangan mag-spray. Yan. Ang pitsa, kinakaya i-spray pa minsan-minsan kung gusto mo magkaroon ng magandang harvest. Pero ang pitos, hindi yan hinahanap. Pero sunod, ituturo ko sa inyo kung paano pagtanim ng litos na mas maganda. So ganun lang ang aming kalimitang ginagawa dito sa Farm My Direct Seeding, para tipid sa trabaho at saka para makapag-harvest siya. Kasi hindi na magkaroon siya ng kasi pag nilipot mo pa, babagal yung paglagay niya. Yeah. Dito, dire-diretso niya. So yun lang at magandang umaga sa inyo lahat.